أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. At sa araw pong ito, inshallah, ay ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral patungkol sa tuklasin natin ang tunay nitong ganda, ang mga magagandang aral, turo ng relihiyong Islam na dapat nating malaman at ito ay dapat nating isabuhay. At sa araw pong ito, ang ating paksa ay ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam noong mayroong isang lalaki na dumating sa kanya na kanyang sinabi na, O propeta ng Allah, payuhan mo ako. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na la taghdab, la taghdab, la taghdab. Kabilang sa pinakadakilang hadith na kabilang sa mga turo ng relihiyong Islam na ito ang huwag tayong magalit at ito ay inulit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ng 3 beses. At nabanggit din sa ibang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, Laysa ash-shadidu bis-sur'ah, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Itong hadith na ito ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi tunay o ang tunay na matapang sila yung mga tao na napipigilan nila ang kanilang sarili kapag sila ay nagagalit. So hindi ang matapang ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi ang matapang na tao ay yung kapag siya ay nagalit ay nakikipagsuntukan o hindi niya tinatawag na pinipigilan ang kanyang sarili at binibitawan niya ang iba't ibang mga salita o kaya ang kanyang kamay nanununtok o nananakit ng kapwa. So hindi po yan ang tunay na matapang. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna masyadidu, tunay na ang tunay na matapang ay sila na napipigilan nila ang kanilang sarili kapag sila ay nagagalit. Ang mapupulot natin na aral sa hadith na ito, unang-una, ay yung paghingi ng payo sa ating mga ulama, sa ating mga ustad na mapagkakatiwalaan. Dito makikita natin ang isang lalaki na ito, isang sahaba ay dumating kay propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay humihingi ng payo. So tayo, bilang isang mga mananampalataya, marami tayong pagkukulang. At kung alam natin na mayroon tayong mga pagkukulang sa mga bagay-bagay ay magtanong tayo sa ating mga ulama. Magtanong tayo sa ating mga ustad na ating pinagkakatiwalaan. Mayroon mga sapat na kaalaman at mayroon silang karunungan, hikma sa kanilang pagsasagawa ng kanilang da'wa. At dito makikita natin kapag palagi tayong humihingi ng payo sa ating mga ulama ay magiging maganda yung pamamaraan ng pamumuhay natin. Kahit yung halimbawa tayo ay gagawa ng isang business. Anumang business yung pangangalakal na gagawin natin ay humingi tayo ng payo sa ating mga ulama. Maraming nagbi-business, hindi niya alam haram pala ang kanyang business dahil hindi siya humihingi ng payo sa mga ulama. Ganun din sa mga ibang gawain halimbawa sa pagsali sa iba't ibang mga grupo na hindi natin alam, mayroong mga haram, mayroong mga hindi haram. So dapat kung tayo ay may gagawin na mga, lalo na yung mga pagsamba, kaya marami din na mga naligaw na tinatawag na mga, yung tinatawag natin na ISIS. Dahil iniwan nila ang mga ulama. Dahil hindi sila humingi ng payo sa ating mga kilalang mga ulama. Sila ay gagawa ng pagsamba dahil ito ay tinatawag na jihad o pakikipaglaban sa landas ni Allah. Pero iniwan nila ang payo ng mga ulama. Iniwan nila yung tinatawag na paghingi ng payo sa mga naunang mga ulama na sila ang may karanasan at sila ay may mga kaalaman sa mga bagay na ito. Ganon din sa iba't ibang uri ng klase ng ating pamumuhay. Ano man ang gagawin natin ay yung tinatawag na pagpapayo mula sa ating mga ulama ay napakahalaga. Kaya mga sahaba makikita natin na dumarating kay propeta sallallahu alaihi wasallam na sila ay humingi ng payo kay propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon natin ngayon, sa bawat
bahagi ng ating pamumuhay, kung tayo ay mag-aasawa, ito ba ay pinapahintulutan, ito ba ay, pag ito ay binili ko, ito ba ay pwede, ito bang pangangalakal na ganito, pwede ba, itong pag-loan na ganito, pwede ba. So napakainam po na tayo ay kumonsulta, tayo po ay humingi ng payo sa ating mga ulama. Pangalawa na mapupulot natin na aral dito ay yung tinatawag na pagpigil sa ating sarili kapag tayo ay nagagalit. So hindi po ibig sabihin na hindi tayo magagalit. Normal po sa isang tao na siya ay nagagalit. Lalong-lalo na ang hadith na ito ay sinasabi dito ay yung mga normal na pagagalit ng tao ay dapat niyang pigilan ang kanyang sarili. Pero ang tao ay minsan, hindi ibig sabihin na sa lahat ng bagay hindi ka magagalit. Kung sa mga bagay na inapakan ang relihiyon mo, inapakan, kinutsa ang relihiyon mo, syempre nagagalit ang isang tao at obligado na magalit ang tao. Ganun pa man ay narapat din na manatili ang pagiging Muslim mo, manatili ang magandang pag-uugali mo, at hindi magbitaw ng mga salita na hindi magaganda at manakit ng kapwa. Bagkus ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay dumaan sa kanya ang maraming mga pagpapahirap sa kanya mga sahaba, pero nanatili pa rin ang kanyang mabuting pag-uugali at naging makatarungan siya sa lahat ng mga tao. Sila man ay hindi mga Muslim, ay naging makatarungan sa kanila ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Isang araw si propeta sallallahu alaihi wasallam habang siya ay nakahiga, nagpapahinga sa isang puno, dumating ang isang hindi mananampalataya, kinuha niya ang tinatawag na espada ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At noong nagising ang propeta, sabi niya ay, sino ngayon ang pipigil sa akin na patayin ka? Pero ang tiwala ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala ay buong buo. Sinabi niya na ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nahunog ang kanyang tinatawag na espada. At kinuha, pinulot ni propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na sino ngayon ang pipigil sa akin para patayin ka. At nakiusap ang lalaking ito at pinatawad siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At kinausap siya na siya ay tinatawag na tanggapin niya ang relihiyong Islam. Pero sinabi niya na hindi ko tatanggapin ang relihiyong Islam. Ngunit pinapangako ko na hindi na ako sasama sa mga tao na nakikipaglaban laban sa iyo. Ngunit pagkaraan ng tinatawag na nung umalis na ang taong ito yung sa ibang mga riwaya ay siya ay nagsyahada, tinanggap niya ang relihiyong Islam. Kung makikita natin, tinanong siya, bakit hindi ka nagmuslim sa oras na iyon? Noong tanungin ka ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ayaw ko na sabihin ng mga tao na ako ay nagmuslim dahil sa takot ko sa espada na iyon. So makikita natin ang tamang pag-uugali na tinuturo sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kahit sa mga hindi mananampalataya, dapat tayo maging makatarungan, lalo na sa pakikitungo sa iba't ibang mga tao. So dito makikita natin ang turo sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakalaking tulong ito sa atin at dakilang hadith na turo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Huwag kang magalit, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Bakit? Kaya nga maging sarilihing Islam ang isang tinatawag na yung judge, ha? Yung sa Supreme Court, yung nagbibigay ng hatol. Ang turo sa Islam ay hindi pinapahintulutan na magbigay siya ng hatol kapag siya ay nagagalit. Subhanallah, napakadakilang relihiyon na kapag emotional ang isang tao, ay hindi siya magbibigay ng hatol. Yung sobrang galit niya, hindi siya magbibigay ng hatol. Bakit? Dahil maaaring hindi siya maging makatarungan. Dahil sa oras na yun, emotional siya. Nakikita niya yung tinatawag na maaring may inaapi, pero mga kamag-anak niya, o ano man ito, pero emotional siya, galit na galit siya. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya pwedeng maghukom sa oras na yun. Kailangan siya ay kumalma muna, at pagkatapos nung wala na ang kanyang galit, ay saka siya magbigay ng tinatawag na hatol sa mga tao. So napakaganda po ng ating relihiyon, napakaganda po ng turo ng relihiyong Islam. At ganun din, kung pag-isipan natin, subhanallah, sa galit, kapag yung tinatawag na hindi natin pinigilan ang ating sarili, kaya nga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang tunay na matapang ay ang taong napipigilan niya ang kanyang sarili kapag siya ay nagagalit. Dahil kapag hindi natin napigilan ang ating sarili, ang ating dila, ang ating kamay, subhanallah. 'Di ba nag-viral yung isang pulis na pinatay niya yung mag-ina dahil sa galit niya? Subhanallah. Ngayon nung tanungin siya, nung siya ay tinatawag na
Nakulong na. Tino, sabi, napakalaki ng pagsisisi ko. Ganyan, kapatid. Lahat tayo nakakaranas niyan. Wallahi al-adim. Lahat tayo nakaka-experience ng ganitong bagay. Kapag tayo ay nagalit, hindi natin pinigilan ang galit natin. Yung tinatawag na hindi natin isinabuhay ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, pagkatapos nang tayo ay magsalita ng masama, pagkatapos nang tayo ay manakit ng ating kapwa, ay iiwan tayo ni Shaytan. Pagkatapos, sasabihin natin sa ating sarili, wallahi, bakit ko yung nagawa? Ang problema ay nagawa mo na, nasabi mo na ang sinabi mo. Nanakit ka na ng kapwa. So bago yun mangyari, ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab, la taghdab, huwag kang magalit, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Maraming pamilya ang nasira dahil sa isang galit na hindi dapat, ngunit nagsalita ng masama ang lalaki o nagsalita ng masama ang babae at sila ay nagkahiwalay. Pagkatapos ng kanilang binitawan nilang mga salita, ngayon sila ay nagsisisi. Maraming ganyan, wallahi ladim. Pupunta ngayon, ano yung gagawin ko? Gusto ko magipagbalikan sa asawa ko. Nasabi na ang nasabi. Yung mga masasamang mga salita. Ganun din ang babae minsan. Kapag nag-away sila ng kanyang asawa, sa sobrang galit niya, pupunta siya sa kanyang mga kaibigan, pupunta siya sa kanyang mga magulang, mga kapatid, sasabihin niya ang lahat ng kapintasan ng kanyang asawa. Dahil sa galit niya, hindi niya pinigilan ang kanyang sarili. Pagkatapos, sila ay nagkabalikan. Ngayon, sino sisisihin mo kapag hindi nirerespeto ng pamilya mo, mga kaibigan mo, ang asawa mo? Ikaw. Dahil ikaw ang naglabas. Dahil sa galit mo, inilabas mo lahat ng kapintasan ng asawa mo. Parehas din yan sa lalaki. Ganun din. Pero, makikita natin, kapag tayo ay nagtiis ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pakikitungo sa kanyang asawa, subhanallah, isa sa mga nangyari, isa sa asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagluto dahil may bisita ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero si Aisha, dun sa bahay niya, dun pumunta yung mga sahaba, mga bisita ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At dinala ng isa sa kanyang asawa yung pagkain na yun, inutusan niya yung tinatawag na kanyang katulong na dalhin doon sa tinatawag na bahay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At nagkaroon ng inggit at galit yung tinatawag na asawa ng propeta na si Aisha dahil sinabi niya na bakit hindi ba ako marunong magluto? Bakit nagpapadala pa dito yung tinatawag na yung isa sa mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sa harapan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hinulog niya yung tinatawag na pinggan na lalagyan ng tinatawag na pagkain. Subhanallah, kung sa panahon natin yun, subhanallah, baka hindi natin alam kung may mga bisita ka pa. Tapos, asawa mo, inulog niya sa harap mo yung tinatawag na pinggan. Pero, pinulot ni propeta sallallahu alaihi wasallam, napakalma. Subhanallah, napakasimple ang kanyang pamumuhay. At napakaganda ang kanyang pamumuhay. Pinulot niya, nilinis niya, tinanggal niya, at kumuha siya ng bago. Ha? Bago, at sinabi niya dun sa tinatawag na bagong plato. Ha? At binigay niya doon sa tinatawag na katulong at binalik niya yung tinatawag na plato na yon, yung pinggan na yon, at sinabi niya sa mga sahaba na kumain na kayo dahil nagkaroon lang ng inggit ang inyong ina na si Aisha. Nagkaroon siya ng ghira sa babae, normal po yan. Pero subhanallah, yung pakikitungo ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga asawa, makikita natin sa buhay natin, sa pamumuhay natin ngayon, minsan, wallahi al-azim, minsan makapagsalita tayo ng hindi maganda na minsan hindi makalimutan ng lalaki o babae sa kanyang asawa ang salita na yun. Kaya kapag tayo ay nagagalit, marami po na dapat na pwede natin gawin. Mamaya itatackle natin yung patungkol sa anong pwede natin gawin kapag tayo ay nagalit. So dito po, bago tayo magalit, isipin muna natin ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Dahil nasa huli ang pagsisisi. Lalo na sa mga mag-asawa, napakarami mag-asawa na dahil sa galit ng isa, nagalit ng babae o lalaki, nagbitaw ng mga salita, nagsabi ng ganito, ng ganito, lalo pa yung word na hiwalay na tayo, ha? Yung ganyan, kung lalaki ka, maghiwalay na tayo, yung nagsabi pa ng wala kang kwenta o ano pa, ano pa, ano pa. So ngayon, dahil sa hindi mo pinigilan ang sarili mo, nagsalita ng hindi magagandang salita, kaya sa bandang huli, nagsisisi ang isang tao. Ganun din, marami mga magkakamag-anak,
mga kamag-anak, pinsan, tito, mga pinsan sa ano, tito mo, tita mo, marami yan. Dahil sa kukunting lupa, kukunting ano, mga bagay, dahil sa politika, dahil sa ganito, ay dahil sa kunting bagay lang ay nagalit ang isang tao at hindi niya pinigilan ang kanyang sarili, siya ay nakapagsalita ng hindi maganda. Ang problema kasi kapag tayo nagbitaw ng salita, hindi na ito ma-delete. Nandyan na. Kumbaga sa Facebook ay na-screenshot na. Nandyan na eh. Nasabi na eh. So ang problema kapag hindi natin ano, masakit yun sa tao kapag nagbitaw tayo ng mga salita, lalo sa ating mga kamag-anak na hindi magagandang salita. Although nagpapatawad ang tao pero hindi makalimot. Mahirap makalimot sa mga masasakit na salita. Lalo na kung hindi mo ginawa ang bagay na ito. O kaya ay masakit na salita na halos yung minsan kapatid mo, kamag-anak mo, na sila yung inaasahan mo na tutulong sa iyo, sila pa yung naninira sa iyo. Subhanallah, masakit minsan, masakit talaga yon, pero yung kaya nga tayo wag natin bitawan ang ating mga dila na makapagsalita na masama. Kaya nga sabi ng propeta, la takdab, la takdab, la takdab. Dahil marami nang tinatawag na nagkawatak-watak na pamilya. Sariling magulang, nanay, tatay, sariling kapatid, sariling tinatawag na anak minsan, nagkaroon, nagkawatak-watak hanggang ngayon, hindi sila nag-uusap. Bakit? Dahil sa isang salita. Na maari namang, maari itong ayusin, pero dahil sa nagbitaw ng salita, yung galit niya ay binitawan niya at nagsalita ng nagsalita. Subhanallah. Ganon din sa magkakaibigan. Minsan nagbibiro ang kapatid, iwasan din sa mga magkakaibigan yung pagbibiro ng hindi magaganda. Lalo na kung nakakasakit sa kapwa. Tayo po ay mananampalataya, anuman ang dapat nating tingnan na kung nasasaktan tayo, nasasaktan din ang ating kapwa. Kaya hindi narapat sa atin na tayo ay magbiro minsan sa ating kapatid ng mga masakit na salita. Kapag tayo ay nagalit, iwasan natin. Wallahi, marami magkakaibigan na dahil sa galit, nakapagsalita, nagpost sa Facebook ng hindi magaganda, at nakapagsabi ng hindi magaganda. Subhanallah. Ngayon, nagsisisi ang tao. Pero nasabi na. Kaya nga, bago tayo magalit, ay isipin natin ang hadith ng propeta, sallallahu alaihi wasallam, la takdab, la takdab, la takdab. Wallahi, kung may babalik lang natin, minsan yung mga nabitawan natin na salita, kahit magbayad tayo ng libu-libu, para lang mabawi natin yung mga nasabi natin. Subhanallah. At isa po sa minsan na sinasabi ko sa sarili ko, kung sa oras na tayo ay nagagalit, nagwawala, subhanallah, kung may nagvideo sa atin, tapos pagkatapos na tayo ay mapakalma, mapanood natin yung video natin na tayo ay nagagalit, la hawla wala quwata illa billah, baka hindi na natin panoorin yun. Yung larawan natin kapag tayo ay nagagalit. Isang beses, meron hindi inaasahan na pagkakataon, experience ko, kami mag-asawa, merong sasakyan na bigla na lang sumulpot. Nakabreno ako, tapos medyo naano kami talaga, hindi kami nabunggo. Pero yung sitwasyon na yon ay nabigla kami. Muntik na kami mabunggo dun. Binuksan ko yung tinatawag na yung sasakyan ko at sumigaw ako. Wallahi al-adim, sumigaw ako. Sabi ko, Subhanallah. Hindi nagsalita yung lalaki. Mas malaki kaysa sa akin, pero hindi siya nagsalita. Sabi lang niya, gumawa lang siya. Kumbaga sa ano, malis, pasensya na. Salita ako. Sumigaw lang ako. Pero malaki ang sigaw ko talaga sa galit ko, Subhanallah. Dahil nabigla kami doon, nauntog kami doon sa sasakyan. Pagkalagpas namin, mga minuto lang. Hindi umabot ng 1 o 2 minuto. Tapos nagbreno ako doon, tumigil ako. Sabi ko, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Wallahi al-adhim, minsan, pag hindi natin pigilan ang sarili natin, isipin mo lang. Siyempre, galit yun. Isipin, kung sumigaw din yon at nagkasuntukan kami, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dahil sa galit natin, subhanallah, minsan, sabi ng asawa ko, sabi nga, dapat, ano ka talaga, magtiis ka pag ganung bagay. Ganun sa sarili ko, sinasabi ko yan. Kasi tayo, tayo nagkakamali tayo. Pero ang inano, sa experience ko, wala talaga, wallahi, kapag nakapagbitaw ka ng salita, kapag nanakit ka ng kapwa, wallahi la'adhim, pagkatapos nang binitawan mo salita, pagkatapos nang saktan mo ang iyong kapwa, wallahi al-adhim, tayo ay magsisisi. Wallahi al-adhim. Walang masaya sa tao na nanakit. Walang masaya sa tao na nagbitaw ng mga salita na masama. Magsisisi ang tao na ito sa kanyang binitawan na salita. Wallahi al-adhim. Kaya, kapag tayo ay nagalit, iwasan natin na makapagsabi ng masama.
At kabilang sa mga ano natin sa ating sarili upang tayo ay pag tayo ay nagalit ay unang-una tayo ay magpakupkup kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, meron siyang nakita na isang nagagalit. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Meron akong alam na salita, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung kanyang sabihin ang salitang ito ay mawawala ang kanyang tinatawag na nararamdaman. At ito yung a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ako ay nagpapakupkup kay Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa kasamaan ni Shaytan. Dahil si Shaytan ang nag-ano sa atin, nagwiswas. Siya yung nag-uutos sa atin, "Oh, sige, magalit ka, mas matapang ka, mas malaki ka, mas walang kalaban-laban 'yan. Suntukin mo, magsalita ka ng masama sa kanya dahil ano 'yan sa kanya, si Shaytan 'yan." Kaya nga pagka tayo ay tinatawag na nakapahinga ng ilang minuto, wala na si Shaytan eh. Nagalit na tayo, nagbitaw na tayo, magsisisi tayo. Bakit eh? Wala na si Shaytan. Subhanallah. Kaya nga sabi niya, sabi ng propeta, banggitin mo ang a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Subhanallah. Sinabi rin sa isang hadith na kapag nagalit ang isa sa inyo, ay sabihin niya yung a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pangalawa ay tumahimik tayo. Napakasimple, pero napakasimple sabihin minsan, pero subhanallah mahirap, pero kailangan natin ito sa buhay. Upang hindi tayo magsisi, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idha ghadiba ahadukum falyaskut." Kapag nagalit ang isa sa inyo, ay huwag siyang magsalita. Tumahimik siya. Dahil maraming nasirang pamilya, nasirang magkakamag-anak, magkakaibigan, dahil binitawan niya ang kanyang bibig na nagsalita ng masama. Subhanallah. Pagkatapos nagsisi, nandyan na, na-screenshot na, kumbaga sa Facebook. Ganun din na ibahin mo yung lugar mo. Yung kung nakatayo ka, umupo ka, o kaya ay lumayo ka doon sa tinatawag na lugar na nakikita mo doon yung kaalitan mo. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idha ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu ghadabu wa illa falyattaji." Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag nagalit ang isa sa inyo, at siya ay nakatayo, siya ay umupo. At kung umalis na sa kanya, kung ibig sabihin na wala na yung galit mo, at kung hindi, ikaw ay tinatawag na humiga o tinatawag na sumandal, basta ibahin mo yung lugar mo. Kung maaari ay umiwas ka doon. Bakit? Kasi, ang nakikita natin, siyempre yung tao na yun, mas nagagalit tayo, makapagsalita tayo na masama. Wala problema kung halimbawa, gusto ng isang tao, talaga hindi niya maiwasan. Umalis siya, pumunta siya sa bahay niya, suntukin mo yung mga balde roon, suntukin mo yung mga pinggan, yung mga, yun ang nalangsaktan mo para hindi ka makapanakit ng kapwa kung hindi talaga makapigil yung tao. Pero, wag sa kapatid mo. Kasi napakahirap. Talo na yung bitawan yung salita. Subhanallah. Napakahirap na magbitaw ng salita, na masasakit na salita. Subhanallah. Kaya ibahin natin yung tinatawag na sitwasyon natin. Tayo ay, kung pwede, magsagawa tayo ng hudu. Isa rin yan para maalis sa atin si Shaytan. Umalis si Shaytan. Umalis tayo sa ating kinalalagyan. Yung nandyan yung nakalitan mo, iwasan mo siya. Umalis ka doon sa lugar. Dahil mainit yung tinatawag na ano ng tao sa oras na yun dahil galit siya. Ganun din na isipin niya yung gantimpala ng pagtitiis. Ang gantimpala ng pagtitiis na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na huwag kang magalit at sayo ang paraiso. Allahu Akbar. Huwag kang magalit at sayo ang paraiso. Dahil una-una kapag ikaw ay pinigilan mo ang sarili mo para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, marami kang napigilan yung pagkakawatak-watak ng pamilya, yung kaibigan. So dito, pwede pang ayusin. Madaling ayusin kapag ang tao ay hindi nakabitaw ng salita. Lalo na sa kanyang asawa, sa kanyang kamag-anak, sa kanyang magulang, kanyang kapatid. Kung nagalit siya, pero hindi siya nakabitaw ng mga masakit na salita, medyo mas madali pang ayusin kaysa yung mga nakapagbitaw ng masasamang mga salita. Ganun din, na nabanggit din, kasama sa mga dapat natin gawin ay kapag tayo ay pinaalalahanan ng ating kapwa, ay tayo ay tinatawag na paalalahanan natin ang ating sarili. Ibig sabihin, kapag may pumigil sa atin, minsan nadadamay pa yung pumigil eh. Kinakampihan nyo pa, ha? Ganun. So hindi po ganun. Kundi ang mga tao na, alimbawa, tayo ay dumating sa atin ng isang kapatid na sila ay pumipigil sa atin na
magpapigil na lang tayo, mas maganda yun, wallahi aladim. Kasi iniisip ko, bakit ngayon marami nagkawatak-watak na pamilya, mag-asawa, mga magulang sa kanyang anak, mga magkakapatid, mga magkakaibigan, magkakamag-anak. Makikita natin, ang isa sa pinakamalaking dahilan na nakikita ko, Allahu a'lam, na minsan ay dahil sa galit ng isang tao na hindi niya pinipigilan ang kanyang sarili. Sarili yung Islam po ay, syempre po, hindi ibig sabihin na hindi tayo magagalit. Kapag lalo na sa tinatawag na inapakan ang ating relihiyon. Nakikita mo sa harapan mo na gumagawa ng masama ang isang tao. O kaya ay yung tinatawag na gumagawa ng mga bagay na hindi kalugulugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya ang anak mo ay gumawa ng mga bagay na hindi kalugulugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Normal po na tayo ay nagagalit. Pero tingnan natin, kailangan manatili pa rin yung tinatawag na mabuting pag-uugali at yung pagiging makatarungan. Yung pagiging makatarungan. Makikita natin sa pamumuhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Merong isang sahaba na umihi siya sa yung Arabi, isang badu, isang tao sa ano na walang kaalaman sa Islam. Siya ay umihi sa loob ng masjid, sa likod ng masjid, pero sa loob ng masjid. Yung mga sahaba galit na galit. Pero ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hayaan niya siya. Nung natapos siyang umihi, ay kinausap siya ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya na ang lugar na ito ay hindi ipinatayo para sa ganyan. Dahil yan ay marumi, yung ipag-ihi. Ito ay ipinatayo para isagawa dito ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa bagay na ito, ay dapat na hindi mo ginagawa dahil yan ay mali. At pagkatapos ay inutusan niya mga sahaba na buhusan nila ng tubig ang lugar na yun. So makikita natin yung pakikitungo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa anumang mga klase ng mga tao, dapat alamin natin yung pakikitungo natin sa kanila. Yan ang isa sa mga turo sa atin ng relihiyong Islam. Kahit tayo ay tinatawag na magagalit sa ating kapwa, ay narapat na maging makatarungan tayo. Narapat na tinatawag na manatili pa rin yung respeto, manatili pa rin yung magandang pag-ugali at yung pagiging makatarungan. Yan ang turo sa atin ng relihiyong Islam. Pagdating naman sa mga simpleng bagay, wallahi al-adim, sa mga na-experience ko sa buhay, minsan ay may mga bagay na isa sa dapat nating pagsisihan ay yung mga bagay na nasabi natin nung tayo ay nagagalit. Kaya habang maaga pa, ay sikapin natin na huwag tayong magalit kapag tayo, mga simpleng bagay, lalo na sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong kapatid, sa iyong kamag-anak, sa iyong kaibigan. Manatili palagi ang ating pagkakaibigan. Dahil ang relihiyong Islam ay palagi niyang inuutos ang pagmamahalan sa kapwa. Kaya nga nabanggit sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na karapatan ng kapatid sa kanyang kapatid ay una yung paparating ng salam. Siyempre, sa kilala mo at hindi mo kilala, magparating ka ng salam, ng assalamu alaikum. May matitira pa ba sa iyong kapatid kung ikaw ay palaging binabati at nagbabatian kayo ng assalamu alaikum sa iyong kapatid? Turo ng relihiyong Islam yan sa iyong mga kakilala ng mga tao. Ganun din kapag sila ay tinatawag na nagkasakit, ay bisitahin mo sila. Iparamdam mo sa kanila na tinatawag na nalulungkot ka dahil siya ay nagkasakit. Kaya nga, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, 70,000 na mga anghel na sila ay nananalangin sa iyo kapag binisita mo ang kapatid mo na nagkasakit. Ano ang isa sa mga hikma dito? Upang iparamdam mo sa iyong kapatid ang tinatawag na pakikiramay sa kanya, o yung tinatawag na kapag siya ay nalulungkot at kailangan niya ng tinatawag na ng tao na matutulong sa kanya o mag-a-advise sa kanya, ay nandun ka. Kasama rin doon kapag inimbita ka sa mga kasal o sa mga walima o sa ano, ay pumunta ka, obligado sa atin bilang isang Muslim. Ano ang hikma doon? Para iparamdam natin sa ating kapatid na tayo ay masaya sa mga bagay na siya ay masaya doon. Lalo na sa mayroon siyang bagong sasakyan, mayroon siyang mga anak na nag-graduate, mayroon siyang mga biyaya. Sila ay nagpawalima. Bakit ang utos sa atin ng Islam ay obligado na pumunta ka para iparamdam natin na masaya tayo sa oras ng kanilang kasiyahan. Ganun din na kapag namatay ang isa sa ating kapatid, obligado na ihatid natin siya sa kanyang tinatawag na libingan. Bakit? Dahil gusto ng Islam na iparamdam natin sa ating kapatid na sa oras ng kalungkutan,
ay tayo ay nalulungkot dahil sa kanilang kalungkutan. Napakaganda ng relihiyong Islam, wallahi al-azim, na palagi nating iparamdam sa ating kapwa na gusto natin sa kanila ang kabutihan. Kaya po, ang pinakahuli sa hadith na ito, makikita natin yung aral na makukuha natin dito. Kasama sa mapupulot natin aral dito ay yung mga ngaral o yung ustad o yung mga ulama ay dapat din nilang tingnan yung nagpapa-advise sa kanila. Halimbawa, mayroong dumating sa iyo na nagsalita siya tungkol sa asawa niya, ganito ang asawa ko, ganito ang asawa ko. Meron kasi ganyan mga tao na ano, na halimbawa nag-asawa, ang asawa ko, ganito, anong gagawin ko? Ikaw na tinanong, ikaw na ngayon na magbibigay ng payo ay alamin mo kung ano ang makakabuti sa kanila. Wag maging emotional, kundi tingnan kung ano ang makakabuti sa kanila. Gustuhin mo sa kanila ang kabutihan. Ipayo mo kung ano ang nararapat at mabuting pagpapayo. Hindi yung maging emotional ang isang tao o kaya maging one-sided. Ang tingnan mo lang yung sinasabi ng tao na ito, hindi mo tingnan yung kabila. Tingnan mo yung magkabila at isipin mo na hanggat maaari kung may aayusin sa mag-asawa, sa magkapatid, magkamag-anak, ay gawin natin. Kaya nga pinapahintulutan sa Islam na pwede tayong magsinungaling, magsabi ng mga salita na maaaring ikalulugod ng tao para lang maayos sila. Yan ay pinapahintulutan sa Islam na pwede mong sabihin sa kanya na kami ay pumunta dito dahil ang kapatid natin ay gusto niya na kayo ay magkaayos. Ganun din na pumunta ka doon na wallahi ikaw ay pinupuri ng ating kapatid na ganito. Bakit? Sa Islam ay palaging pinapahalagahan niya ang pagkakapatiran. Kaya narapat sa atin na kapag tayo ay magpapayo, isipin natin na ito ay masuliya. Ito ay tinatawag na ipinagkatiwala sa atin. Kaya kapag tayo ay magpayo, isipin natin yung tinatawag na magiging resulta ng payo natin sa kapwa. Hindi yung kapag may nagpayo sa atin, humingi ng payo, sasabihin natin, walang kwenta yung asawa mo, hiwalayan mo na lang yan. So ganun, subhanallah, parang sinira mo na yung kanilang pamilya. So hindi po, titingnan natin yung tinatawag na sitwasyon ng pamilya. At ganun din na sa atin, lahat po tayo nagkakamali, lahat po tayo ay nakakagawa ng kasalanan, pero hanggat maaari, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamainam sa inyo ay sila yung nangungunang makipag-ayos. Sila yung nangunguna na bumati sa kanila. Wallahi al-azim, wala pang pinakamasaya sa isang tao na siya ay magpatawad sa kanyang kapwa. Ano man ang nasabi, ano man ang mga nabanggit na mga salita, kung kaya natin na tayo ay gawin natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi al-azim, wala pang pinakamasaya na mararamdaman mo sa puso mo na ikaw ay nagpatawad kahit kaya mong gumanti, pero ginawa mo ito na ikaw ay nagpatawad para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yan sa katangian ng tao sa paraiso na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At kasama yan sa pinakamagandang pakiramdam na mararamdaman ng tao kapag ito ay ginawa niya na para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mahirap yan. Magaan lang sabihin, mahirap ang pagpapatawad, pero napakalaki ng gantipala niya. Napakalaki ng gantipala niya. Una-una ay katangian ng tao sa paraiso yan, nabanggit yan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At pangalawa ay magiging magaan, magiging masaya ang pakiramdam ng isang tao kapag wala siyang tinatago dito, wala siyang kinulong dito ng sama ng loob at galit sa kanyang kapwa. Mahirap man, pero subukan natin. Dahil yan ang turo sa atin ng Islam. Ang karapatan natin yan. Kung hindi natin dito makuha, ay sa mundo, sa kabilang buhay, makukuha natin yan. Makatarungan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, palagi nating isipin na ang mga makamundong bagay, ay ito ay iiwan din natin. Pero, ang pagkakapatiran natin sa ating kapatid, sa ating magulang, sa koneksyon natin sa ating asawa, sa bawat ng isang Muslim. Kaya nga sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, al-Muslimu, kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. At sa ibang hadith sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Muslim sa kanyang kapatid na Muslim ay parang bahay na sila ay iisa na nagtutulungan. At ganun din na sinabi sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam na ang Muslim sa kanyang kapatid na Muslim ay parang isang katawan na kapag sumakit ang ngipin mo, isa sa parte ng katawan mo ay nararamdaman ng buong katawan. Yan ang turo sa atin ng Islam. Napakaganda ang turo ng Islam, wallahi al-azim, kung ito ay sa buhay natin. Sana po ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito.
At ganun din na maisabuhay natin at maishare natin ang mga magagandang turo sa atin ng relihiyong Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.